Good morning, Bataan! Good morning, Bataan! Sir Dan, Sir Dan! Good morning, Bataan! Let's go out. Second day at Bataan, guys. To be exact, this is the next day, Bataan. This is the next day, us. With the construction ongoing. Nag-rent lang kami ng Airbnb dito. And then, meron kaming pupuntahan na mountain siya, tapos may malaking cross sa peak ng mountain. Kagabi, naghahanap kami ng dinner. Around 8 PM. Magda-9 na. Tapos, grabe sobrang linis na ng kalsada. Wala lang masyadong tricycle, wala lang masyadong kotse. Kasi mga tao, konti na lang yung naglalakad. Nasanay na daw. Wala naman silang curfew, no? Nasanay lang yung mga tao na by around 8 or 9 PM. Oo, nakauwi na ganyan. Pack up na ganun. Tapos wala dito. Ah, delivery! May food pa na pero maaga nagko-close. Ang swerte pa namin sa tapat ng Airbnb namin, may mga ukay. Ang saya. Ayan oh, ano ka dyan? Ayun pa. Uy, open bahay oh. Ay, tumaya, di kayo! Yeah. Uy, pang best. Okay guys, nandito kami sa Ukay, sa tapat na Airbnb namin. And then, isa siyang buong malaking floor. Plus, meron pa daw itong second floor. Sayang yung limited time. Baka naman ma-extend. Kasi may second floor pa ito. Oo, may second floor pa. Nandito pala kami sa 1/4 nung ground floor. And ang dami na. Parang second time ko lang mag-ukay. Kakasakit ba? Bye! Ayan, isa tayo dyan. Feeling talaga nila mga vloggers. Nagabi tayo na auto dahil sa camera na to. Sayang, gusto ko bumili ng costume. Fairy? Oh, we are currently at Binary. The Binary in Balangaan. Bataan. This is Bataan. Their... they only have two branches. One in Olongapo and one sa Balangaan. Oh, wala to sa Manila, guys. Kaya tinatahan talaga namin. Kasi recommended din siya ng host namin sa Airbnb na puntahan dito. So, thank you for the recommendation. So, we ordered iced cafe latte. Minus... from. Latte ay, sabi nila, ang Binary daw is a Starbucks-like cafe dito sa Balangaan. Second tip. Okay. Hindi, masarap ra. May aftertaste lang siya. Tapang bang. Tapang bang. Matapang na bang. Asa ba? Yeah. Okay. Yeah.
Ewan yung so perfect! This is the live here inside the car. I'll still hear you. Little note here, no little thing inside. My love, my valentine. Let's go, bataan lagi, tourist? Yes, I'm here. What country did you came from? Ecuador. Ecuador? Wow, what's the language in Ecuador? Medium rare. Are you alone po? Huh? Are you alone? A little. Until when are you gonna stay here in the Philippines? Oh, just a few minutes. Medium. So, nandito kami ngayon sa Dambana ng Kagitingan. Parang guest house siya. Pero, nag-enter na kami ng entrance ng Mount Tamat. So, magkakaroon lang daw ng orientation inside. Dambana ng Kagitingan, o kilala po sa tawag na Mount Tamat National Shrine. Forever honoring the sacrifices and bravery of our war hero. Okay, so... ito siya. On the way na kami sa taas. So it's a 1-hour walking tour with no tour guide. Bahala na. Kanya-kanya. So, tapos ang interesting pa, yung cross is magkaharap sila ng monumento ni Rizal. Sa luneta. Sa luneta. Nasa bataan tayo. Ah. Tignan natin mamaya. Maraming trivia about the cross and the place itself. So 92 meters siya. 92 meters tall. Kasi 92 days naglaban. Filipino-American versus the Japanese. Dati, may elevator papunta dun sa dalawang hand. Cross. Tapos makikita mo 360 ng bataan. But then... Unfortunately, dahil 54 years old na yung cross. So, for rehabilitation and renovation siya. Hello po! Oh, diba? Ang babait ng mga tao. Ay, kanilang binabate. Tapos nakangiti sila. Kuya, baka di ka na makapag-drive, ha? Ayan. Wala pa kami sa top, pero makita kasi namin maganda yung view. Pinuruan kami ni Kuya James. Kasi nga hiningal na kami lahat. Sabi niya, try nyo maglakad patalikod, hindi nakakahingal. Totoo naman, hindi nakakahingal. Nanangigas lang yung legs ko. Hindi mo lang alam kung may apakan ka pa sa likod. Hindi mo naman nakikita. Sobrang atras mo, no? May motion galing sa akin. We finally made it. Andito kami sa pinaka... Andito kami sa tabi ng cross. Sa gilid. Sa paa. Nasa paa kami ng cross. Literal. Grabe. Sobrang taas niya talaga. Oo, tapos ang ganda-ganda ng tignan. Ang galing ng Pinoy, ang galing. Maamig siya. So, ito yung elevator. Paakyat sa hands. Yung sa dalawang ano ng cross. Ayan. So, nakalock siya kasi nga, under energy. Sayang lang talaga. Pinayagan kami pumunta dun sa ano, sa display. Ito yun. Ito yung mga ginamit nila. Sabi nga nila, yung cross daw ng Mount Tamat, meron niyang stain ng mga Japanese blood. Oh. So
doon may mga dugo. Tapos habang umakyat kami, parang naisip ko, doon mismo sa tinatapakan natin, may ano doon. May mga dugo, may mga namatay. May mga namatay na mga soldier. Paratiyos is the cross. With the squad. Ito mo. Ito ako picturean niyo pa. So, ito na yung view. Santa. Ito yun. What? Ay! Ayan! Kita-kita pala dito! Walking lang, pababa. Mount Taman. In Omnia, Paratis. So, mayroon pala dito mga bilihan ng hot. Pag-aakit kayo kasi mainit. Makatingit hindi naman natin later. Thumbnail. We are back home. So Sofia. It's such a nice two-day vacation. Quick escapade. From the hustle and bustle of the city. Totoo. What can you say about Bataan? It's clean. The environment is super fresh. Basta yung buong city nila, yung buong Bataan, sobrang linis. Mm-mm. Kahit saan ka magpunta, kahit sa center of the city, kahit yung sobrang busy na place, malinis talaga. Tapos parang yung pamumuhay nila, sobrang simple lang, sobrang payak. Pero, they're very happy. So that's it for our vlog! So don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel, which is Ilya's Party Trace. And on our social media platforms for Instagram and Facebook, that's Ilya's Party Trace. And our restaurant, which is Ilya's Home. Again, this is Dan. This is Lara. From heart to table. Bye! Bye!